Ito kasi si ano, si Lacson. Ito. Ayan ang sinabi niya. Mr. President, read the 1987 Constitution. A senator has something to do with the international agreement. Okay? Sinasabi niya kasi, sabi ni Pangulong Duterte na you should hire a lawyer kasi hindi mo alam. O di ang sagot ni Lacson, Mr. President, read the 1987 Constitution. Ah. May pagganong-ganon. Ano ba yung nasa Constitution na ito? Ah, ito. Article 7, Section 21. No treaty or international agreement shall be valid and effective unless concurred in by at least two-thirds of the members of the Senate. No treaty or international agreement shall be valid unless valid and effective unless concurred in by two-thirds of the members of the Senate. Ang linaw. Ano daw? Para maging effective ang isang agreement. Ano ibig sabihin mo ng agreement? Sige, tanungin kita. International agreement. Pumunta tayo dyan. Agreement. May pinagkasunduan. Ang presidente ng Pilipinas, presidente ng kung anumang bansa, nag-agree. Kaya nga agreement eh. Ano ibig sabihin ng agreement? Two-party nag-usap. May agreement. Okay? Ngayon, kailangan i-validate ng Senate at yung at effectivity nito ng two-thirds ng Senate. Ang tawag doon, pag nag-agree, sisimulan na itong agreement, i-validate ng Senate. Tapos na ang trabaho ng Senate. Sa simula lang ang trabaho ng Senate. Bag-blog, salamat po. Tapos na po ang trabaho ng Senate to validate and if and to be said shall be valid and effective unless by the two-thirds. Tapos na. Kaya feeling ko napikon to si Ping Lacson sa sinabi ni Pangulong Duterte kasi hindi niya na naisip ng tama eh. Ah. And according to Attorney Trixie Cruz Angeles, ha? Yung pagtanggal ng BFA, yung Visiting Forces Agreement ng Amerika at saka sa Pilipinas, e kinwestiyon ng Senado sa Supreme Court. Okay? Yung pagtatanggal ni Pangulong Duterte. Wala pang sagot ang Supreme Court at this moment. According to Attorney Trixie. So sa madaling salita, hindi mo pa pwedeng sabihin that it's a fact that you need a Senate to stop the Visiting Forces Agreement. Malinaw ho yan. Wala ho yan sa Article 7, Section 21 na sinasabi na kailangan itigil ang kung anumang agreement at kailangan ng Senate of the Philippines. Wala hong sinabing ganyan. Oh. Ang linaw ho. Sa tingin ko, Senator Ping Lacson, kayo ho ang magbasa. Hindi ako abogado, pero alinaw. Treaty or international agreement shall be valid. Validity. Kaya nga valid eh. And effective unless concurred by at least. Magiging valid lang siya. Okay? Pero in terms of tanggalin ng Pangulo, wala na sa kamay ng Senate dahil hindi ho sinabi doon sa article. Gets nyo? Wala sa article. Unless the Supreme Court will decide, sabihin nila, no, the Senate has to have a part sa pagtanggal ng Visiting Forces Agreement. Kasi nag-submit daw ang itong Senate sa Supreme Court. So until now, since walang decision ng Supreme Court, you cannot say that the President needs two-thirds of the Senate para tanggalin yung Visiting Forces Agreement. Malinaw yan. That's the number one. Okay? Number one. Second, let's assume that you are correct, Mr. Senator Lacson. Okay? Sabihin na natin tama ka. Oh. But remember, the President is negotiating sa Amerika.
Kung ikaw kasama ka sa nagde-negotiate, halimbawa, halimbawa lang naman, halimbawa, ha, artist, ako, manager, kausap ko yung kumpanya, nagde-negotiate kami. Meron weakness in a way, itong artist ko. Sabihin na natin, merong questionable something, something. I would not tell it doon sa client ko. Kasi alam ko namang masusolusyonan ko, alam kong hawak ko ito, although merong konting problema lang. Bakit? Kunwari lang, kunwari lang. Halimbawa lang naman ha. Kunwari, medyo may injury isa kong artist. Ha? Sa tingin ko, kaya naman niya sumayaw na maayos. Pero, slight lang. Ibig sabihin, hindi ganun katodo. I don't have to say that doon sa kausap ko. Bakit? I'm negotiating eh. Baka marinig niya pa yon at isipin niya, ah, ganun ba? O sige, babaan natin ang budget nyo. Di ba? Kasi nga, you're negotiating. Ngayon, itong ginagawa mo, Senator Lacson, pinahihina mo yung negotiating factor ni Presidente. Ang tanong, sang side ka ba? Kay Presidente ka ba? O sa gobyerno natin, sa bansa natin? O sa side ng Amerika? Yun ang tanong ko sa iyo eh. Diba? Kasi remember, there's no final decision yet ng Supreme Court pagdating dito. Eh, dahil sa sinabi mo yan, mga ganyan-ganyan mo, okay? Na para kang ni-reveal mo kung yung, ano yung part na medyo, sabihin na natin, questionable. Oh. Abay, sinabi mo lantaran, eh, para mong binigyan ng bala yung Amerika na, oy, uy, may question. Uy, ano pala, may problema pala. Kasi ayon sa constitution nila, ganito, ganito. Ha? Ha? Eh, ito, din mo, may senador pa palang kumukontra. Oh. Oh. Mukhang mas malakas yung ano natin dito. Huwag natin pagbigyan tong pangulo nila. O, oh, diba? Nagigets nyo ho ba? Hindi ko maintindihan kung bakit hindi magets na mga politiko natin eh. Hindi ko magets eh. Ito lang, hindi ko magets. Sandali. Sino ho bang makikinabang pag tayo nakasingil? Tanungin kita, Senator Lacson, sino ho ba makikinabang? Si Presidente? Pag tayo nakasingil sa Amerika, sino makikinabang? Si Presidente lang ho ba? Ang tanong ko sa'yo, di ba ho, mamamayang Pilipino? Eh bakit mo kinokontra? Akala ko ba para sa bayan ka? O bakit mo kinokontra ang Pangulo? Anong meron? Oh, pag nakasingil tayo kasi kailangan natin ng pera, naghihirap na nga yung bayan natin. May mga ayuda tayo, meron tayong vaccine. Naghihirap na nga tayo, kailangan natin ng pera. Bakit parang nilalaglag mong Pangulo? Bakit parang nasa side ka ng Amerika? Anong nangyari sa'yo? Anong nangyari? Ninyo ako. Mali ba ako doon? Kasi ako, eto ah. Kung ako, matinong politiko, okay? Kung ako, maayos na politiko, even if I am in the opposition, okay? Papanigan ko pa rin ang presidente ko kasi makikinabang kami. Kami, mamamayan na makikinabang. Kaming mga Pilipino makikinabang. Hindi ho ang kalaban dito Pilipino sa Pilipino. Hindi ho kalaban dito oposisyon laban sa administrasyon. Hindi. Ang kalaban sa negosasyon na ito, Amerika, pagbayarin. Pagbayad kayo sa amin. Yan ho ang kalaban dito. Eh bakit para tila atang Senator Lacson, para atang medyo nandun kayo sa side ng Amerika? Medyo lang naman. Hindi ko alam. Ano meron? Kailangan nyo suporta nila sa susunod na eleksyon? Tanong ko lang naman. Tanong ko lang ha. Hindi ko kayo inuusgahan. Tinatanong ko. Kailangan nyo ho ba ng suporta ng Amerika sa 2022? Kasi, di ba, meron mga chismis. Totoo naman ito. May mga chismis na sa eleksyon, kung ano ang galaw ng Amerika, yun ang nananalo. Kung sinong gustong presidente ng Amerika, yun ang nananalo. Kayo ho ba ay tuta ng Amerika? Tanong ko lang naman. Kasi alam mo, ato ah, alam nyo ba na may nag-warning na sa akin, wag ko daw titirayan niya si Lacson? Oh, ito, may nag-warning mo sa akin. Iba sabi, ibang tao yan. Ibang opposition yan. Pag lumaban yan, sabi niya. Sabi ko kaya lang, sobra na ho ito eh. Sobra na ho itong ginagawa ni Lacson. Sabi ko nga, kung
kinakampihan lang niya si, kunwari, nag-aaway. Kunwari lang naman, si Pangulong Duterte at saka si Lenny Robredo. Kung kampihan niya si Lenny Robredo, it's okay, it's your opinion. Kalayaan mo yan. Hindi ako maiinis. Okay? Hindi ako mabibuisit. Pero, Senator Ping, ang kinakampihan mo dito, Amerika. Ang nilalaglag mo dito, bayan natin. Bakit? Bakit? Bakit to? At ang tanong ko sa inyo, mga Pilipino, mga banateros, bakit to tayo may senador na ganito? Bakit to tayo may senador na ganito? Na tila ang kinakampihan ng ibang bansa at hindi ho ta ang bayan natin. Asa na ho yung ano natin? Asa na ho yung pagiging patriotic natin? Asa na ho? Asa na ho? Sa akin, sabi ko nga, napaka-out, sobrang out nitong ginagawa ni Lacson sa akin. Pasensya ka na, Senator Lacson, huwag ka magagalit, ha? Ako'y, ano lang, ordinary citizen na nakakakit, nakakadama. Dati lang ganito yung ginagawa ninyo sa ating bayan. Bakit? Okay ako kung banatan mo ng banata si Pangulong Duterte dahil sa may problema sa vaccine o kaya may problema dun sa inuna niya yung PSG. Okay lang. Opinion mo yan, karapatan mo yan, eh. Pero pagdating ko dito, yan yung pinauulit-ulit na sinasabi ni Pangulong Duterte, "Hoy, Lenny Robredo and Ping Lacson, pagdating ko sa pakikipag-deal sa ibang bansa, it's solely the president ang meron niyang jurisdiction na yan." Kaya tuloy ako lalong nagdududa, eh. Kaya talaga ho ako lalong nagdududa na meron ho talagang galaw sa eleksyon ang Amerika. Kasi ito, totoo ito. Nakwento ko na ito ilang beses. Kinuwento ko na ito sa inyo ilang beses. Tinanong ko ito kay Senator Aimee. Personal to, hindi pa siya senador nito. Sabi ko, Senador, totoo ba yung balita na nung panahon na kayo ay umalis ng Malacanang, eh hindi nyo naman gustong pumunta ng Hawaii? At ang gusto nyong puntahan ay Pawai? Akala ko kasi joke lang yun, eh. Siyempre, bata pa ako nung narinig ko yung joke na yun, eh. Alam mo, sinagot ako ni Senator Aimee, totoo yun. Ang gusto lang ng kanyang tatay, si Apo Lakay, gusto lang talagang pumunta ng Pawai. Pero nung nandun na sila sa helicopter, at ang nagdala na sa kanila at nagbit-bit sa kanila ay Amerikano na papuntang Hawaii. Sabi ko, ano? Literal na nangielam ang Amerika sa atin? Tapos bilib na bilib tayo? Nasasabihin natin meron tayong kalayaan? Alam mo, nag-init ulo ko nun, eh. Kasi okay lang sa akin kung ang Pilipino ang nagpatalsik sa Pilipino. Okay lang sa akin yun. Pero hindi ko kakayanin kung ang nagpatalsik sa Pilipino ay Banyaga. Kabastusan ho yun. Kabastusan ho sa tingin ko yun. Sa totoo lang, Doon ako, sabi ko nga nung narinig ko yun, sabi, pambihirang buhay to. Ganun pala tayong katuta ng Amerika? Naku, anong gusto nilang mangyari kahit bitbitin nilang ang presidente namin at dalin sa ibang lugar? Wala tayong reklamo at tumuntua pa tayo. Tumuntua tayo doon? Amerika nag-control sa atin? Tumuntua tayo? Ang kapal na mukha ninyong sabihin kayo'y tunay na Pilipino? Kapal ang mukha ninyo. Yun lang ang sasabihin ko sa inyo, ha? Ako, wala akong against Amerika. Wala akong against. Okay. Pero wala ko tayong pakialaman. Bansa namin ito. Kung mabulilyaso kami lahat, kami na akong bahala dito. Huwag nyo kaming pakialaman.